Yo! What's up sa inyo mga kawala? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman kayo ngayon sa Jake Magnus TV. So mga kawala, pag napanood niyo ito, pihado, lalo na yung mga dilawan, ay magtatanda kayo at bigla kayong magkakaroon ng takot dito kay Prof. Clarita Carlos dahil ito ay nag-base mode na at hindi na po nakapagtimpi. At doon na nga po sa galit ngayon ni Prof. Clarita Carlos, sinampahan niya po ng demanda. Eto mga mapanirang dilawan, ito'y magsisilbing tanda sa kanila, ano po, na talagang hindi basta-basta etong si Prof. Clarita Carlos. Pero bago natin pag-usapan ito, mga kawanlab, ay nais ko po munang ipaalam sa inyo na alam nyo naman po yung ginagawa ng mga dilawan sa mga YouTube channel nitong mga BBM vlogger, ano po, na ginagapang po nila at pilit po nilang pinapabagsak. At nais ko po sanang hingiin ang inyong tulong na ilike po ang video na ito at sabay-sabay po natin itong ilike. Ano po? Nang sa ganun po ay makapasok naman po sa algorithm ni YouTube at mapanood din po ng iba ito po ating mga balita. So ngayon mga kawanlab, pag-usapan na po natin ito. Talagang mainitinit pa ito at iilan lang po mga vlogger yung nagbabalita pa nito. So ito, nagsampa na nga po ng demanda itong si Prof. Clarita Carlos at nagbismud na at hindi na nakapagtimpi. Ano po, at basahin na po natin itong sabi dito sa ABS-CBN News. Ano po, ang pagkakasabi po dito, isa sa mga nakatanggap ng subpoena si dating Presidential Commission on Good Government Commissioner Robin Carranza. So itong si Carranza, dati itong PCGG, ano po, at talagang ito, sinampula na nitong si Prof. Clarita Carlos. So ito po yung article, basahin po natin at nang magkaalaman na, talagang matindi ito. So sabi po dito sa article, ayan, Clarita Carlos files cyber libel complaint versus Robin Carranza and four others. So hindi lang po si Robin Carranza, kung hindi may apat pa po. At ang sabi po dito, eto ah, hindi lang isang tao guys, kung hindi apat pa. Ano po, so sabi dito, Manila incoming National Security Advisor Clarita Carlos has asked the National Bureau of Investigation, NBI, to look into alleged libelous post made against her by five person. So limang tao po yung sinampahan ng demanda nitong si Prof. Clarita Carlos. So sabi ko sa inyo, ito yung mga dilawa na mapanira. Kung maaaring kontrolin ninyo ang inyong mga bibig, kontrolin na ninyo. Dahil baka mamaya ay ang kasunod niyan, makapagsalita kayo ng hindi maganda, ay makasuhan kayo. Nakaw, para kayong hinampas ng binangin bayaba sa puwet. Masakit-sakit taray sa ulo, aba. Hindi lang sa ulo, pati sa buong katawan pag iniisip mo. So sabi pa dito, the alleged libelous posts were reportedly made by two political analysis. So dalawa daw pong political analysis yung sinampulan itong si Prof. Clarita Carlos. At eto pa, a historian, isang historian, a lawyer, so may abogado rin. Ano po? And another netizen. So, ibig sabihin, may involved din po na netizen. So, ito yung sinasabi ko. Nakaw, kayo mga dilawang kayo. Kung matatandaan ninyo, parang ganito yung nangyari kay Chari Villa, na kung saan ay sinampulan din ho nitong si Idol Janjan Sangkay at ng mga iba pa na mga kasamahan natin vlogger dahil na ipinost yung mga pangalan at sinabi po ng mga blender at mga fake news daw po. So, yun, sinampahan ng demanda nitong si Idol Janjan Sangkay. So ito yung sinasabi ko guys, sa totoo lang, talagang hindi bibiro po itong si Prof. Clarita Carlos. Eto, umabot na sa sukdulan yung galit at talagang umabot na rin po sa punto na nakapagdemanda po itong si Prof. Clarita Carlos. Sabi ko sa inyo, huwag ninyo miminusin. Ano po yung mga tao na akala nyo kinakaya-kaya ninyo, kayong mga dilawang kayo. So ito, basahin pa natin. May abogado, tapos may other netizen. The NBI is currently studying, pinag-aaralan, the complaint and the post made by the five persons. So pinag-aaralan po yung complaint at saka po yung mga post nitong limang taong ito na sinampahan ng demanda nitong si Prof. Clarita Carlos. Sabi ko naman po sa inyo, ang isang matalinong tao hindi yan magsasampa ng demanda nang wala siyang ebidensya. At kung ibubura ninyo yung mga ipinost ninyo, eh baka naka-record na yan or naka-screenshot na yan kay Prof. Clarita Carlos. Ano po? At ito pa nga ang masaklap dito. Kung saan nagdemanda itong si Prof. Clarita Carlos at tagamalalayong lugar. Ano po? Tagamalalayong lugar. Itong kanyang sinampahan ng demanda, matik po yan. Pupunta po yan sa lugar na pinagdemandahan or pinagsampahan ng kaso nitong si Prof. Clarita Carlos.
Eh paano kung taga ibang bansa ay matek? Ano po, ay lalo na at may posisyon etong si Prof. Larita Carlo. So basahin pa natin etong iba pang article, ano po, na magkaalaman na. So sabi pa dito, the NBI has issued a subpoena for the lawyer to explain his post to the agent investigating the complaint. According to the NBI, yan po yung pagkakasabi, the subpoena will give the person involved opportunity to give a statement and clarify his post. So ito, pinadalhan daw po ng subpoena yung isang abogado at yung iba pa. Ano po, para daw po makapagpaliwanag, makapagbigay ng statement at maklarify po yung kanilang mga posts. Ano po, kung sila ba talaga yung nag-post nun. Kasi guys, ganito yan eh. Pwede nilang itanggi, pero pwede rin matrack yan ng NBI. Ano po, sabi ko sa inyo, kung kayo yung nag-post or hindi, malalaman din po yan ng NBI. Kaya nga po pinag-aaralan po nila. Kaya wala po talaga silang kawala. At kung hindi naman po sila nag-post o di may absuelto sila, parang ganun lang po. Pero kung sila po talaga yung nag-post, katulad ditong kay Robin Carranza, eh talagang ano po, sabit po yan. At haharapin po talaga nila yung kaso na isinampa po sa kanila nitong si Prof. Clarita Carlos. Ito yung sinasabi ko, para kang sinipit ng katang sa kamay. Ano po, talagang masakit-sakit aray. Basahin pa natin na rin iba pa. So ito, post nitong si Nico Bawa. Sabi dito, the NBI has issued a subpoena for the lawyer to explain his post to the agent investigating the complaint. According to the NBI, the subpoena will give the person involved. O, yung mga involved daw po. So, ibig sabihin, yung limang katao, yung binigyan ng subpoena. So, sabi pa dito, opportunity to give a statement and clarify his post. The subpoena is issued to the former PCGG. Yan po yung pagkakasabi ha. Commissioner Robin Carranza. So, ang isa po na binigyan ng subpoena, eh, ito pong dating PCGG na si Robin Carranza. Ano po, at ito yung nang maliit dito kay Prof. Clarita Carlos at sinabi, ito yung sinabi niya dito eh. Mamaya ko ipakita sa inyo yung subpoena. Ito yung sinabi dito nitong si Carranza. Yan. Ito kasi guys yung sinabi ni Carranza na pinatulan nitong si Prof. Clarita Carlos. Kahit sino naman talaga, ano po, lalo na at may kakayahan kang magdemanda, eh talagang papatol at papatol ka, lalo na at mali ang sinasabi sa'yo. Tulad nitong sinabi nitong si Robin Carranza, ang alam ko, ito ay ipinost nung March, pag hindi 4-3. Ano po, at nag-comment dito si Thinking Pinoy. So, sabi dito nitong si Robin Carranza, she is a stupid person. Ayan. Idea of a smart person. Ito daw pong si Prof. Clarita Carlos ay stupida. Ano po, at parang ipinaparating niya na wala pong alam. At hindi po matalino. Parang ganun po yung ipinaparating po niya. So, yan po yung ano. Pinatulan itong si Prof. Clarita Carlos. Kahit sino naman guys, ano po, lalo na at nakakasakit na sa iyo at nakakasama na sa imahe mo at alam mo naman sa sarili mong hindi mo yung ginawa, ay talagang lalo na at may kakayahan ka magdemanda ng magkaso sa isang tao, ay talagang sasampulan mo. Nakaw, itong si Robin Carranzang ito ay parang hinampas ito ng binangin bayabas. Binangin kahoy ng bayabas na, masakit-sakit yun. At talagang para kang sinipit ng katang sa itlog. Nakaw. Ika nga sa Batangas, eh, para kang nasabong ng Texas. So sabi pa dito guys, eto, pakita ko sa inyo yung pangalawa. Yan, eto guys yung subpoena. Ano po, eto yung subpoena na talagang ano, ipinadala dito kay Robin Carranza. Ayan po, at nakalagay din po diyan yung address. Kung makikita ninyo po, basahin nyo na lang po. Kung makikita ninyo dyan, nakalagay yung address. At ito naman, hindi naman maikakaila na para talaga ito kay Robin Carranza. Ayan o, nakalagay dito, Robin Carranza Caranya. Ano po, talagang iyan, subpoena galing sa National Bureau of Investigation. Ano po, so yan naman, ipagpapaliwanagin sila at ipapaklarify lang naman sa kanila yung kanilang post kung talagang sila ba talaga yon. At kung talagang sila ba talaga yung nang maliit dito kay Prof. Clarita Carlos. At dun sa netizen na siguro nag-comment or nag-post din, eh patay, masakit-sakit din ang sasapitin ito. Ano po, talagang sabi ko sa inyo, hindi lang basta matalino itong si Prof. Clarita Carlos. Ito yung palabanding babae. Eh hindi nyo ata siguro nakikita, ari kung sa Batangin niya yung mandirigma, itong si Prof. Clarita Carlos, lalo na't may utak, matalino. Diba, kinakaya-kaya ninyo eh. So ngayon, nasampulan kayo, hindi masakit-sakit, damhinin nyo ang sakit. Talagang,
Para kayong sinabong ng Texas na manahok. Para kayong nalugi sa sabong niyan. At talagang matindi-tindi ang hapde at bigati na dadamhinin niya. O brama. Para kayong tumaya sa loto na hindi tumama. O kaya naman, tumama yung numero ninyo sa witeng. Pero sa blow, wala kayong taya. Ay, di, gayon nga. Masakit siya kahit. Mahapde ang dadanasin ninyo. Diba? So yan, at ito pa yung sabi dito. Basahin pa natin. Sabi dito, the subpoena is issued to the former PCGG Commissioner Robin Carranza. The post being investigated, his tweet last March 2. Ayun pala, March 2 pala po ipinost. 2022, the NBA is aware that Carranza is currently based overseas. However, they will be still send the subpoena to his last known residence in following due process. Yan po yung pagkakasabi dyan. So, nagpadala na daw po sila ng subpoena dito kay Robin Carranza. Ano po, dati po itong PCGG. So, yon March 2 po pala na post yung panglalait po nitong si Robin Carranza dito kay Prof. Clarita Carlos. At talaga medyo may katagalan na rin at ngayon lang po pinatulan nitong si Prof. Clarita Carlos. Lalo na po at si Prof. Clarita Carlos ay nasa posisyon po. Ay patay kayo diyan. Lalo na't may utak po yan. At sinasabi ko po sa inyo na talagang pighatay. Kailangan puntahan ninyo aray. Ay lalo na ata kung sa Maynila. Kung sa Maynila aray nagdemanda at kayo ay taga-ibang lugar, nakaw, malayo-layo yung biyahay. Nakaw, para din kayo nag-tour. Parang gayon lang naman. Kaso nga lang, ay masakit sa ulo, aray, demanda aray. At payo ko naman sa mga dilawan, ay bago kayo mang maliit ng kapwa ninyo, abay siguraduhin nyo muna na kaya ninyong humarap sa mga ganitong demandahan. At siguraduhin nyo na hindi papatol sa inyo yung taong minamaliit ninyo at baka maya may demanda kayo o kaya gawang kayo ng masama ay siya. Ay baka hindi ninyo alam ang isip ng tao. Ay parang aso na patulog-tulog na pagka natapakan mong buntot ay nangangagat. Aba naman, edi aray, good luck na lang doon sa lima. At kayo bibigyan ng diploma nitong si Prof. Clarita Carlos, di kayo pinagraduate na. Di parang gayo na nga, ano? So yun, at maraming salamat naman ho sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Abay sa mga hindi pa nakaka-like dyan, eh, mag-like naman kayo. Aba naman. I-like nyo na rin ating video nga rin. Sa gayo naman, eh, hindi tayo gapangin ng dilawan. Abay, pili tayong inire-report eh. Yung minamas report, eh, dituloy yung pagbagsak. Aba naman. So yun, at maraming salamat. At sa mga may gustong sabihin at komento sa video na ito, ay maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutan mag-like, share, mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell natin dyan sa baba para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Oh, mga kapatid, i-like nyo yung ating video hat nang sa gayon eh, tayo may pambili ng barakong kape. Diba? At ating aabangan ng issue na rin limang aray at tari binigyan ng diploma, regraduate na kay Prof. Clarita Carlos. So yun, at maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless. Kita-kits na lang mamaya.